Swing arm problem. Gagawin natin is ang swing arm. Swing arm problem ang lulutasin natin. So, yan o. Sira. Ayun sa kabila, sira. So, subukan natin ayusin yan. Tayong nabili dito. Dito. Galing dito. Pinutol namin yung dulo. Tsaka ito, pinutol rin. Kasi hindi matanggal. So, ito yung binili namin. So, ito yung price. 1,365. Oh! Mahal. Try itong dalawang bearing. So, panoorin nyo hanggang sa huli para makita. Yan o. Yan yung papalitan natin. Okay. Let's do it. Let's do it, Nike. Tanggalin yung nasa ilalim. So, gumawa tayo ng tools. Ito yung ginawa natin pang ganyan. So, DIY tools. Ito yung kumuha na. Yung sa lalim. Linisin natin. At pagkatapos linisin ay yan ang ito yung gagamitin nating axle for the meantime. Ito ay galing sa center bolt ng sasakyan. Kasi narito yung bolt natin. Pinutol. Ito yung nut niya. Itong nut sa Honda ay 900. Itong bolt ay nasa 1,000. Mahigit, ngunit walang available. Kaya ito muna gagamitin natin for the meantime. So, ayan. So, lagay na natin yung bearing. So, ito yung bearing. In Japan. Ito ay nasa 350. Dalawang piraso. So, ito ay nasa 700 na. Plus ito ay 1,300. So, umabot ito ng 2,000. 2,000. Ito ay nasa 300.
So 2,300 yung nagasto natin ngayon. Yung nut. Yung nut, may nut naman ito kasali. Ayun diyan. Oo. Oh. Napakagastos talaga ng XR, mga pre. So yan, lagay natin dyan. May grasa pa. Dukdukon, ano na karon? Yan. So para makaiwas sa ganitong gastusin, dapat i-maintain mo yung pang-ilalim ng XR mo. Kasi nangyari dito, walang grasa yung pang-ilalim, kaya nasira. Ito yun, dumikit. Yan, axle dumikit. Dumikit sa motion. Kaya ayan nangyari. Pero para makaiwas dyan, ay kailangan natin i-maintain yung pang-ilalim natin. Para iwas gastos ng malaki. Mangyayari.
Okay. Sirano, pantay ako. Bolt. Yung bolt. Ito yung original na bolt. Yan. Yung original na bolt.